Hey, what's up mga bis? So kung nanonood ka ngayon, I assume na engineering yung kukunin mong course. And I'm very proud to say na nasa tamang landas ka, kapatid. You're in the right path. At kung maraming bumabaga magsaisip mo kung ano nga ba ang mga aasahan mo, ano yung mangyayari sa iyong first year bilang engineering student, ay tutulungan kita dyan. Pero bago ang lahat, let's roll the intro. So ayun mga bis, no? Kung bago ka sa channel ko, ako rin po isang engineering student na pumasok sa landas na gusto mong tahakin. So yun nga, no? Magbibigay ako sa inyo ng konting tips and advices kung paano nyo nga ba i-handle yung first year nyo bilang engineering student. Kasi before din akong pumasok, marami din akong katanungan sa mga isip ko kung kakayanin ko nga ba itong pinasok kong landas na ito. So let's get started. Yeah. Tip number one guys, find friends, no? Hi Miss, si Karen C. Black section nga pala tayo. Jobby nga pala, jobby. Single. Tip number one guys, find friends, no? Kasi promise, mababaliw ka talaga kung mag-isa mo lang i-handle lahat ng mga problema sa engineering journey mo. So ayun, choose your friends wisely. Hanapin mo yung friend na ka-vibes mo. Hanapin mo yung friend na makakatulong sa'yo sa pag-develop mo bilang tao. Sila yung makakasama mo sa buong engineering journey mo. So tip number two guys, love your basics. Kasat nung alam design 90. Guys, know your basics. Nalala ko tuloy yung isang quiz ko sa pre-cal kasi may isosolve ko like sine 30, sine 60, sine 45, ganun. Pero walang calculator. So gulong-gulo ako, paano ko gagawin yun, di ba? So ayun, nakalimutan ko na yung mga special triangles pala na pwedeng gamitin. Oh my god. So ayun guys, know your basics, promise. Magagamit mo yung basics mo na yan all throughout your engineering journey. Para mas madali kang makakoop sa lessons, mas magandang paminsan-minsan mag-review ka pabalik. Kasi minsan, yung mga aral lang nakaraan, sila yung magdadala sa'yo sa iyong kinabukasan. Wow! So ayun guys, promise. Makakatulong yung basics na yan. Kahit hindi kayo binabalikan, balikan nyo yung basics, guys. Kasi promise, kasi nung first sem ng first year ko, doon ko na-realize na ang dami ko palang hindi alam. Paano mag-factor ng polynomial? Paano mag-expand? My God! Kailangan ko pa ulit mag-review pabalik kasi legit, guys, nakalimutan ko na. So, ayun. Kapag first year naman yan kasi, hindi ko alam sa curriculum ng iba, pero sa curriculum namin, kapag first year yan, yung mga major subjects nyo lang is pre-calculus. Parang doon nasiksik yung mga algebra, geometry, trigonometry, analytic geometry. Yun yung mga subjects nyo sa pre-calculus. Tapos differential calculus, tapos integral calculus. Pero aside doon, meron naman kayong ibang math subjects like mathematics of engineering, chemistry for engineers, and physics for engineers. Yun yung mga math subjects nyo na kailangan nyo i-take kapag first year kayo. I'm not sure sa curriculum ng iba, pero sa curriculum namin, yun po. So ayun, tip number 3 guys, huwag kayong masanay sa kopyahan. Okay? Uy, kamusta pre? Nakauwi ka na? Nag-aalala ako sa'yo, umulan kanina eh. Ano yung problem set natin? Yung assignment kaya yung 1 to 20 sa page 5. Masel naman pre yung. Marami kasi akong gagawin dito, mag-google. Salamat, nabaki ako sa'yo, libre kita ng tip pre. Salamat pre ah. Hindi naman masama talaga pangopya, pero sabi ko nga, huwag kayong masanay. Learn to do it in your own. Hindi naman sa sinasabi kong huwag kayong mangopya, mangopya rin kayo. Kapag nahihirapan na talaga kayo, mangopya na rin kayo. No? Maganda yung pangongopya. Ako kasi guys, hindi ko naman ikakaila sa sarili ko na nangongopya rin ako ng mga assignment, di ba? Kung may mga assignment na hindi ko talaga alam paano gawin, mangopya na talaga ako. Pero I make sure na kapag nangongopya ako, iniintindi ko kung paano yung kinokopya ko. Kasi guys, ang dami yung nangongopya kopya lang, pero hindi naman alam kung anong kinokopya. So ayun, pagdating ng quiz, wala rin. So ayun guys, okay guys, hindi masama ang mangopya. Mangopya kayo, pero make sure na naiintindihan nyo kung anong kinokopya nyo. Para pagdating ng exam or quizzes, hindi na kung paano gagawin. Diba? Okay guys, tip number 4, huwag kayong mag-rely sa formula. Mas maganda na intindihin nyo kung paano talaga yung process, kung paano talaga na-solve yung isang problem. Okay, let me share my experience, no? Finals exam namin yun. Tapos, dinami-dami ng formula at napagpalit-palit ko sila. Merong isang problem doon, pero ang daming sub-question doon. Once na mali mo yung first question doon, mali mo na agad lahat ng question pababa. Okay? So, nag-rely lang talaga ako sa pag-memorize ng formula. Di ko alam paano kunin, basta substitute, ganun. Ang kamalian ko, guys, maling formula yung ginamit ko. Since mali ko yung first na tanong, mali ko na agad lahat ng succeeding na tanong. So, ayun.
Mga 50 points yon. Wala. Lang ha. So yun guys, tip number 4. Mas magandang intindihin nyo paano nasosolve. Kasi kahit nakalimutan mo yung formula, kung alam mo naman kung paano i-derive yung formula at paano i-solve, eh, sigurado naman na makukuha mo yung tamang sagot. Diba? Tip number 5, tech pain is life. Okay guys, kapag first year ka kasi, especially kapag civil, di ko alam akong same tayo pero, teka lang. So yun guys, kapag first year kasi, meron kayong engineering drawing. Kasi kailangan nyo yung canister, triangle, ganun. Gamitin nyo yun sa inyong drafting class, no? Engineering drawing. So, tanong kasi ng karamihan, masusurvive ko ba yung engineering kapag di ako magaling mag-drawing? Siyempre naman. Tsaga-tsaga lang yan, guys. Masusurvive nyo yan, okay? So, ayun, isa yung engineering drawing sa mga mag-consume talaga ng time nyo. Pagpupuyatan nyo yung mga place na to, kaya huwag kayong mag-procrastinate, no? Kung kaya nyo lang gawin, gawin nyo na agad. Tip number, so ayun guys, tip number 6, mahalin nyo yung prof nyo. Pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa derivative. Always remember, class, that the derivative of a constant is equal to zero. Understood? Naintindihan na yan. Alright. Okay, so, quiz agad tayo. Bring out one paper. Okay, madali lang. Okay, solve this on your paper. Within 5 minutes, dapat nyo lang isubmit. Number 6, mahalin niyo yung prof niyo. Kasi ganun talaga, paswertehan talaga ng prof sa college. Merong mga prof na sinasabing terror, may mga prof din naman na mabait. Pero lahat naman ng prof na yan, iisa rin naman yung goal nila para turuan tayo, di ba? So ayun guys, merong ibang prof na i-scam pa talaga. Yung ituturo sa discussion, no? Yung ang dali-dali. Tapos pagdating ng exam, eh, magugulat ka na lang, ang layo. Try niyo yung ibang mas mahirap na problems. Kasi yung sinolve niya sa board, hindi ganun yung lalabas sa exam. Ituturo niya lang sa inyo yung basics. Sariling sikap lang yun guys, no? So ayun, tip number 7 guys. Ang punong ginto. Stress is gold. So ayun, kung may mga nakita kayong meme sa internet na ang saya-saya na sa engineering yung kuha ka ng 75, eh legit na legit po yun. Totoo-totoo po yun guys. Woo! So kung nung high school na sanay tayo sa mga medyo matataas na grades, dito, yung 75, mataas na yon. Malalaman nyo yan kapag na-experience nyo na. So ayun, kung masaktan kapag may mga shetike, no, yung 75 na yan, 99 na yan para sa iba. Kasi guys, legit yung saya. Kasi guys, sa hirap kasi ng pag-review mo, gabing pinagpuyatan mo, mapapa-yes ka na lang kapag naipasa mo yung exam na yan. Totoo kasi sa engineering yung you did your best but your best wasn't enough. Kahit ibigay mo na lahat-lahat, pero wala pa rin, no? So ayun nga, sa opinion ko lang, mas magandang let's lower our expectation but at the same time, gawin pa rin natin yung best natin, no? Kung nakuha man tayo ng mataas na scores, then well and good. Pero kapag mababa, edi okay lang, hindi ganun kasakit, di ba? Lagi nyo lang tatandaan na kahit anong scores yung makuha nyo man dyan, okay lang yan, guys. Okay lang yan. Marami kasing katanungan yung lumalabas na hindi daw sila magaling sa math pero nag-engineering sila. Okay lang yon guys. Well, advantage naman yun kung medyo inclined ka na sa math. Pero kung hindi ka medyo inclined, natututunan yung math. Hindi naman lahat magaling sa math ng instant eh. Lahat yan guys, natututunan. Tip number 8. So, the best way in learning math is doing it. Hindi mo matututunan yung math kapag tititigan mo lang yung prof mo, papanoorin mo, and tapos, kumuha ka ng scratch paper, labas mo calculator mo, ball pen, itry mong isolve. Isolve mo lang yan ng paulit-ulit-ulit. That's the formula kung paano makaintindihan yung math. Okay, promise guys, wala tong shortcut. It really needs practice para matutunan mo yung isang concept sa math. Okay guys, tip number 9, enjoy your college days. Lang, huwag kayong ma-stuck dyan sa lahat ng equations na yan, no? Gumala din kayo, inom, ganun. Pero sakto lang. Pumarty, ganun. Pero sakto lang. Huwag yung sobra, okay guys? Enjoy nyo lang. Hang out with your friends. Manood ng sine, kumain. And tip number 10, guys. Ang huli nating tip, huwag kayong susuko. Kung gusto mo talagang ilagay yung engineer na yan bago yung pangalan mo, eh huwag kang susuko. Kahit ilang take pa yan, kahit gaano kahirap pa yung subject na yan, huwag kang susuko. Kasi nga guys, sabi nila, kung may gusto,
bakit hindi tayo gusto? Char. Okay, kung hindi, kung may gusto, maraming paraan. So, ayan guys, sana ay naliwanagan ko ng konti-konti naman yung mga pag-aalinlangan nyo sa pagpasok nyo bilang first-year engineering student. Pa-subscribe naman muna dyan. So, ayan, kung may mga ibang tips pa na nakalimutan ko, i-comment down below nyo lang yan at pag-uusapan natin yan. So, that's it, mga bees. Please like, share, and subscribe. Bye-bye, mga bees.